Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Kahit saay na mamalas at nagumpay ng nagliligtas, sa araw na ito, ipinagkaloob po sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo'y may hatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng komunyon at sa pakikipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. No.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkilit kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang taon ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo sa pamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, nang sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yahong angad ay tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namamalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak. Gayon din, siya higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat, hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat ninyong sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya, ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. At maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng maligayang Pasko. Ngayon po ay isa sa pinakamahalagang araw para sa ating buhay na pananampalataya dahil isinilang si Jesus. At bigyan po natin ng napakalakas na palakpak si Jesus. Mga kapatid, ano po ba ang ipinagdiriwang natin tuwing araw ng Kapaskuhan? At marahil alam po natin ang kasagutan na sa araw ng Kapaskuhan, pinanganak ang ating tagapagligtas, pinanganak ang manunubos, pinanganak si Jesus. Bagkos mga kapatid, ito ang pagkakaintindi natin sa buhay pananampalataya na meron po tayo. Tila sa araw din na ito, may pinapaalala sa atin ang Diyos. At ano ang ipinapaalala sa atin ang Diyos? Na siya ay tunay na tapat. Tapat saan? Tapat sa kanyang pangako. At ano ho ba ang pangako ng Diyos? Lalong-lalo na sa bayan ng Israel. Di ba ang pangako ng Diyos? I will be your God and you will be my people. Ako ang inyong Diyos at kayo ang aking mga tagasunod. At gustong ipaalala sa atin ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, na sasamahan niya tayo. Kaya nga kung titingnan po natin yung ating salvation history, mapapansin po natin na kung saan ang Diyos patuloy na nagpapadala ng mga instrumento
at sino yung mga instrumentong tinutukoy natin na pakinggan natin sa ikalawang pagbasa para sa araw na ito. Di ba nagpadala ang Diyos ng mga propeta? At ano ang ginawa ng mga propeta? Ipahayag ang kaharian ng Diyos. Ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Inusig ang mga propeta, ang iba sa kanila pinapatay, hindi pinaniwalaan, at ang mas nakakalungkot, tinalikuran ng Diyos. Pinagpalit ang Diyos. Pero ganun pa man, ano yung naging tugon ng Diyos? Sabi ng Diyos, ipadadala niya ang kanyang nag-iisang anak. At sa araw na ito, pinatunayan ng Diyos na siya ay tapat sa kanyang pangako. Dahil ang ipinagkaloob niya sa atin ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga mga kapatid, may kadahilanan kung bakit ang araw na ito dapat tayo puno ng kagalakan. Masaya po ba ka ngayong araw na to? Masaya po ba kayo? Pumalakpak nga ang masaya. Pumalakpak nga ang nakatanggap ng regalo. Mukhang madami nang nakatanggap ng regalo, no? Pero lahat tayo may kadahilanan kung bakit puno dapat ng kagalakan ng puso natin. Yaan ang paalala sa ating unang pagbasa. Diba? Kahit na ang buhay natin puno ng hinagpis at hirap, magalak ka pa din. Magdiwang ka pa din. Kahit na ang buhay mo ngayon, dapang-dapa dahil sa maraming problema, may dahilan pa din upang ikaw ay magdiwang. Kung sa mga oras na ito, akala mo iniwanan ka na ng mundo, may kadahilanan pa rin upang ikaw ay magdiwang. Bakit? Dahil ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Ang ganda ho ng palakpak natin, napakalakas. Dahil alam natin na ang regalong tinanggap natin ay si Jesus. Tapat ang Diyos, tapat lagi at tapat siya sa mga pangako niya para sa atin. Pangalawa, kung mapapansin po natin mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, sinimulan ito sa ganitong pamamaraan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa lumang tipan, ang tingin nila sa Diyos tila napakalayo. Ang tingin nila sa Diyos hindi maabot. Di ba kahit nga sa ating ebanghelyo sinabi yon, wala pang nakakakita sa Diyos. Pero sa araw na ito, tila ang salita ng Diyos nagkaroon ng muka. Dahil ang kanyang salita ay tunay na nagkatawang tao. At yung pagkakatawang tao ni Jesus, naging kagaya na natin siya, nakapiling na natin siya, naging kaparehas natin siya, bukod tayo ay makasalanan at si Jesus ay walang bahid ng pagkakasala. Pero nakaisa siya sa atin. Bakit? Dahil ganoon ang pagmamahal ng Diyos, tunay na ipinadarama, tunay na nakikiisa. Meron po bang mga mag-asawa dito, kasal sa simbahan? Meron po ba? No? Di ba nung kinasal po kayo, tinatanong po kayo ng pari, ini-interview po kayo, tama po ba? Tinatanong namin mga pari, ano ba ang love story ninyo? Huh? Kasi kami walang love story eh. Ano bang love story ninyo?
Isang beses may nakausap po ako. Sabi niya sa akin, gaano na ba kayo katagal? Sabi ko sa kanila. Sabi niya, Father, 1 year pa lang. Sabi ko, 1 year pa lang kayo. Magpapakasal na kayo. Sabi niya sa akin, hindi naman sa haba ng panahon yan. O sige, sabi ko. No? Pero Father, alam mo po ba, last week ko lang siya nakita. Nung nakaraang linggo ko lang siya nakita, sabi ko, paano yun? Eh Father, nagsimula kami sa chat-chat, text-text. Tapos sabi ko sa kanya, pakakasalan mo na? Sabi niya sa akin, alam mo kasi Father, last week, nung nakita ko siya, nasabi ko na lang sa aking mga sarili na lahat pala ng kanyang sinabi, totoo. Lahat pala ng kanyang ipinadama doon sa text, sa chat, totoo. Kaya sabi niya sa akin, handa na ako. Hanggang ngayon naman po, sila pa. Pero di ba ganun din ang Diyos? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero ngayon sa araw na ito, ang Diyos ay hindi lamang boses, kundi ay Diyos nagkatawang tao kagaya natin. Dahil ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal at ang kanyang salita, totoo at tapat. Hindi ba nakakakilabot yun? Dahil hindi lang pala salita, bagkus ipinaramdam niya sa atin na nagkatawang tao ang kanyang salita, nakiisa ang Diyos kagaya natin. Panghuli, magandang balikan na ang unang Pasko ay simple. Magandang balikan po yan. Dahil iba na po ang makamundong Pasko ngayon eh. Ang unang kwento ng Pasko, napakasimple. Ipinanganak si Jesus sa isang sabsaban, binalot sa simpleng lampin. Simple, pero makabuluhan. Simple pero puno ng kahulugan. Mga kapatid, tuwing Pasko, hindi tayo bumabalik 2,000 taon na ang nakakaraan. Bagkos tuwing Pasko, nung nangyari ang unang kapanganakan ni Jesus, 2,000 taon na ang nakakaraan, at sa mga oras na ito, ipinapanganak si Jesus. At saan ipinapanganak si Jesus? Hindi na sa sabsaban, kundi sa puso, sa buhay ng bawat isang nananampalataya sa Kanya. Ngunit magandang balikan na ang unang Pasko, simple pero puno ng kahulugan. Eh sa panahon kasi natin ngayon, masasabi nating maganda ang Pasko kapag marami kang natanggap na regalo. Sa panahon kasi natin ngayon, masagana ang Pasko kapag napakadami mong pagkain sa lamesa nung Noche Buena, kulang na lang, ma-heart attack ka. Pero makabuluhan ba? Naalala ko po nung seminarista pa ako, nakasakayo ako sa jeep. May katabi ho akong parang galing ho sa Christmas party. Kausap niya yung kanyang asawa doon, no, sa cellphone niya. Hindi ho ako nagmamarites, naka-loudspeaker po eh. At pinag-uusapan nila, sabi nung mister, mama yung tawag niya eh, mama, no, malapit na ako.
At mukhang maganda yung nakuha ko sa exchange gift. Sabi nung asawa niya, patingin niya. Nakita nung asawa niya na nakalagay sa paper bag. At yung paper bag, Rustans. Kaya sabi nila, mukhang mamahalin yung nasa loob. No? Kaya sabi nung misis, buksan nyo na po, buksan mo na. Papa, buksan mo na. At dahil nga ho naka-loudspeaker, lahat kami nakasakay sa jeep, nakatingin. Binuksan ho yung Rustans na paper bag. Binuksan. At pagbukas ho, nakabalot sa dyaryo. At pagbukas niya, nangamoy doon sa jeep. Bakit? Anong laman? Bagoong. Bagoong. Hindi ho ako makatawa kasi ako yung katabi, baka mapikon sa akin eh. Pero alam niyo ho, akala ko malulungkot yung nakatanggap. Ang sabi niya doon sa kanyang misis, bagoong, may sausawa na tayo. Masarap yan sa mangga. Di ba ganyan din naman ang unang Pasko? Sa nakabalot, sa simpleng lampin, sa kaan nakalagay, sa sabsaban. Pero, simple, pero makabuluhan. Simple, pero puno ng kahulugan. Mga kapatid, araw ngayon ng Pasko, kapanganakan ni Jesus, panawagan sa atin, tapat ang Diyos. At dahil sa katapatan ng Diyos, ang kanyang salita, nagkatawang tao at naging kagaya natin si Jesus. At nung naging kagaya natin si Jesus, pinapaalahanan tayo na ang tunay na regalo at pinakamagandang regalong tatanggapin natin sa araw na ito, hindi nakalagay sa magandang lalagyan, kundi nakalagay sa sabsaban at sa puso natin na magbibigay ng kahulugan at magbibigay sa atin ng mga bagay na tunay nating mabibitbit sa ating buhay. Kaya mga kapatid, bakit maligaya ang Pasko? Hindi sa kung ano-anong mga bagay. Maligaya ang Pasko dahil kay Jesus. Maligaya ang Pasko dahil sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nagkatawang tao, sala lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito,
Dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang ating panalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakataon-taon ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkakamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng magningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, o Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga sariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawin mong panahon ng pagsalamat at pagbabahagi na ng pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen, may dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na, sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na, sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pagkipagkasundo namin sa iyo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkataon naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sama.
Lord,
Available pa rin po ang opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya na rinuwang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at hingin ang pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig mo sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po muli sa inyong lahat. See you.